ito po ang ating liham ngayon. Itanong mo sa dalabasa. Medyo napakalungkot po nito. Isa pong ama, Father's Day na Father's Day kahapon. Sus Mary Josep. Ay, grabe yung nangyari sa kanya, mga kapatid. Yung kanyang pinakamamahal, yung kanyang pinaka-inaasahan na makatulong, nawala. Dr. Abib Sarsena, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Kamusta, Sir Earlier? Ay, mabuti, Doc. Alam mo, eh, meron akong liham dito from a father. Ang sinasabi niya, eh, his Father's Day yesterday was very lonely. Ito po yung sulat niya, Doktora, no? Dear Sir Erwin, isa po akong ama at isang tricycle driver lamang dito sa Cebu. Napakalungkot po ng Father's Day ko kahapon, Sir. Dahil yung panganay kong anak na babae, nagtanan. Siya po ang kaagapay namin mag-asawa sa araw-araw. Ang misis ko po ay labandera at itong panganay ko ay isang call center agent. Ilang buwan pa lamang po siyang tumutulong sa amin dahil kagagraduate niya lang itong March at nakapagtrabaho kaagad noong April. Masaya po kami mag-asawa at may nakakatulong na po kami sa pagpapaaral sa dalawa niyang kapatid na nasa high school at elementary. Pero alam niyo sir, parang naguho po ang aming pangarap mag-asawa kahapon sa pagtana ng panganay namin. Back to square one po ulit kami, ika nga. Nangako po siyang tutulungan kaming magulang niya sa pagpapaaral sa mga kapatid niya at nangakong iaahon kami sa kahirapan nung nag-aaral pa lamang siya. Ngayon, wala na po lahat ng ito. I am sure, sir, uunahin na niya ang lalaking yon at magiging anak nila. Sir, wala pong trabaho ang BF niya. Di ko alam, sir, kung saan kami nagkamali ng nanay niya. Ang sakit-sakit po, sir. Ano po ang dapat naming gawin ngayon? Gumagalang Tonyo ng Cebu. Doktora Babes, nagkamali ba sila? Ang tinatanong ni Mang Tonyo, Father's Day kahapon, sa halip na regalo, munting regalo sa kanyang anak, natanggap niya na balita, nagtana ng anak niya. Pagkatapos problema niya na from 3,000 pesos ang kinikita niya everyday, paano pagkasyahin in 2,000 sa misis niya, Labandera. Dag, nakagraduate ang anak niya, abay, happy sila na at least, kahit paano siguro, may matatanggap silang 10,000, tutulong yung anak nila, panganay, na walang lahat ng ito. Kaya ang tanong niya, saan ba siya nagkamali, nagkulang dito sa anak niya? Doktora, please. Actually, Sir Erwin, nakakalungkot na kasi Father's Day kahapon, tapos yung tanan niya sa kanyang anak. Oo. Pero kasi, hindi na magulang, wala tayong hawak doon sa gusto niyang gawin eh. Mm. Siguro, dahil nanghihinayang sila at isa pa lang magtrabaho, di ba, Sir Erwin? Opo, noong April lang, April. Tuwang-tuwa na sila dahil mukhang jismila binin tinatanggap nila, so nakakaluwag. E ngayon, nag-ROI na, no? Oo, return of investment, yung pinagpagbao ng anak niya simula elementary ang college, nakapag-graduate siya ng college ngayon, tuwang-tuwa siya, then suddenly nawala lahat ng ito. Kasi wala naman po tayong hawak doon sa gusto ng bata. Ang mga magulang, ang kanilang responsibilidad is gabayan ang kanilang mga anak. Pero ang mga anak, yun ang problema kasi kapag napaaral mo ng everything, karapatan nila na ang buhay nila ay kung ano man ang gusto nila, yun ang masusunod. Ang pagbigay sa mga magulang ay pang-dependent sa mga bata, no? Depende sa ating mga anak. Kung feeling nila ay kailangan nilang magbigay o return back ang investment na kanilang mga magulang, yung mga anak ay ginagawa yun. Like tayo na nagbibigay tayo sa ating mga magulang, pero hindi karapatan ng mga anak natin na magbibigay sa mga magulang. Yun lang. So, you think walang pagkakamali ang magulang dito? Kasi parang nagulat sila na yung pinaka-inaasahan nila na ito na yung ticket nila sa kahirapan, sumisweldo ng 24,000 a month, suddenly nawala. Suddenly, balik sila doon sa
100 pesos nakita ni Mr. Tricycle Driver, 100 galing kay Mrs. paglalabada, 200 a day, versus doon sa anak nila na makakatulong, 12,000 every 15 days. Actually, Sir Erwin, financially talaga, nakakatulong yung anak. Silang maisip na may kasalanan ba sila, ano pa nilang pagkukulang, kasi pagkatapos ng pag-aaral ng mga anak ay they are on their own. Those points na lang kung magbibigay sila ng income doon sa mga magulang. At alam mo, ako naman, nung bilang magulang, iisipin ko kung siya ay maayos ba, siya ba ay okay na ba ang kanyang kalagayan, ano? Instead of thinking about the financial gain ng kanilang anak. Para sa akin naman. Anyway, sabi nga nito iba ni Dominic, jackpot si boyfriend. Yun lang. Hindi natin alam kasi Sir Erwin kung ano nangyayari sa kanilang pamilya. Pero ito, ito doktora, siguro may mga nakikinig sa atin na mga anak na nagtatrabaho, na yung ama ay katulad kay Mang Tonyo. Ano may papayo mo sa kanila, doktora? To keep it up, to keep on helping their parents? Bilang anak ay siyempre, out of gratitude sa ating mga magulang, magbibigay tayo. Pero hindi yan, ibig sabihin na talagang ama, no? Depende yan kasi sa mga anak. Pero honestly, ang mga Pinoy na mga anak kasi ay mapagbigay sa mga magulang, surely. Hindi naman ang may pagyayabang natin sa ating kultura. Anyway, maraming salamat po, Doktora Babe Sarsena. Thank you, ma'am, and good morning to you. Yeah, thank you so much, Sir Erwin. Thank you. Alam mo, Mang Tonyo, marami sa ating mga kababayan ay tulad mo, tulad ng sitwasyon mo. Happy na napatapos nilang anak nila, kumayod, nagpawis, nag-overtime, imbis na ipangkain, ibibigay na lang bilang baon ng anak niya dahil binibilang-bilang niya, nako, graduating ng anak ko next year, nako, tatlong taon na lang. Ipinagmamayabang pa, sasabihin na, ay pare, alam mo, ay, mabuti ka pa pare, anak ko nagbulakbol nung high school. Ako pare, ako dalawang taon na lang. Pagkatapos, pag ito na, nag-graduation na, pare, congratulations, ay salamat pare, makakatulong na itong anak ko, ha? Makakatulong na sa amin ng misis ko. Pagkatapos, ay ganun na mangyari, magtanan, Diyos ko po, mag-asawa, nabuntis, Panginoon ko. Yeah, Mang Tonyo, it's painful. I understand where you're coming from. Sir, hindi po kayo nagkulang. Kung ang tinatanong nyo, ikaw ba ay nagkulang bilang magulang, wala po kayong pagkukulang. Ginawa po ninyong lahat para sa anak ninyo. Pinag-aral ninyo, binigyan ninyo ng baon. I'm sure yung konti mong naiipon siguro, ha? Eh, ibinigay mo na lang yung iyong pinag-ipunan mo. Baka inutang mo pa sa 5-6 yung kanyang pangrenta ng toga, yung kanyang graduation shoes, inutang pa ninyo mag-asawa yan. At pagkatapos, eh, dalawang buwan lang, April, May, June, nag-asawa na. Sus Mario, si pakala nyo, iginhawa na. Mang Tonyo, hindi lang po kayo ang ganyong nakakaramdam ng ganyong sakit. Ha? Sabi nga ni Tony Clark, that is life. Oh. Eh, kasa kaso mo, ha? At kayo naman mga anak, eto makinig kayo, yung mga nag-grad, nakikinig sa akin yan, nagtatrabaho, yung mga nasa, kahit saan man kayo, kaya hindi kayo nakagraduate, pero may trabaho na kayo, kayo ang tumutulong at kaagapay na magulang ninyo, makinig kayo sa akin. Ha? Makinig kayo sa akin. Babae man kayo o lalaki kayo, listen. Kung kayo ang inaasahan ng tatay, nanay nyo, tatamaan din kayo sa akin eh. O isa pa kayo mga, yung mga kuloko dyan, yung mga paloko-loko. Ha? Alam mo, ikaw yung inaasahan ng tatay, nanay mo. Hindi mo alam, sa tuwing pagtulog nila mag-asawa, sinasabi, ay salamat si Junior, nagbigay ba yung anak mo? Oo, darling, nagbigay ng 1.5. Bakit 1.5? Eh kasi ang sweldo niya lang, darling, eh 4,000. Ngayong kinsena. Magbibigay daw ulit ng 1.5. Or, kung yung anak mo yun, nag-college, malaki sweldo. Nagbigay pala si Ninita, sweetheart,
Oh, magkano? Ng 4,000. Eh, magkano ba sweldo niya? 6,000 kada kinsena. 4,000. Pero mo yon na hindi nyo, you do not know this. Ako, I am a parent. I am a dad. Alright? It is really different pag sinasabi ng asawa mo, nagbigay pala darling yung anak mo. Yung anak mo panganay, nagkabot pala. Nakakataba po sa puso ng tatay yun. Listen up. Believe me, I'm a father. I'm a dad. May anak na rin po ako na working. Alright? So, iba po yun eh. Kung naririnig nyo po ako, kayo po ay kaagapay na magulang nyo. Keep it up. Keep it up. Because every time that you help them, natutuwa po ang magulang ninyo. They are happy. Pinapagaan nyo po ang buhay ng magulang ninyo. Alright? Hindi na po ninyo kailangan na bigyan nyo po siya. Yung tulong na lang po, pambayad sa kuryente, sa tubig, pang grocery, baon ng mga kapatid. Malaki pong tulong ito para sa isang ama o para sa magulang. At pinag-uusapan po nila yung mag-asawa. Sinasabi, nagbigay si Junior, nagbigay si ganito, nagbigay si ganon. Oh, di ho ba? At saka maganda pong feeling. Kinabukasan, papasalamat yung tatay mo. Anak, salamat pala doon sa binigay mo. Thank you. I really appreciate it. O yung nanay mo, iha. Nako, sobra Junior. Sobrang daming salamat doon sa mga naitulong mo sa amin. Ha? Sobra-sobrang salamat, anak. Mararamdaman mo yun eh. Rather than mag-asawa ka, bahala kayo sa buhay nyo, ha? Dahil nakatikim ka ng torjak na ilintik. Baka karma pa ang abuti mo. Ginapang ka na, hindi na nga ng tatay-nanay mo, halos di na sila kumain, bumili ng mga damit para mapag-aral ka lang, tapos isusukli mo gano'n, pag-graduate mo, iiwan mo sila. Karma yan, boy. Karma yan, Ning.